Salamat. Ms. Tuason, Mrs. Tuason. Kabatch ng anak namin si Joaquin, yung kapatid mo. I'm very sorry sa nangyari sa kanya. Nagkaroon ako ng pagkakataon makilala ang kapatid mo. Isa siyang napakalaking kawalan sa kapulisan. Pagdarasal namin siya. Salamat, ha. Come down, sir. Eduardo, salamat po dahil nangyayon niyo na po ang bumaril kay tatay. At salamat din po dahil naging tatay ko po kayo. Kahit sandali lang po. Junior, halika na, uwi na tayo. Lola Flora, mauna na po kami. Tara na. Nakalibing na ang problema ni Joaquin. Ang galing mong artista. Naalala ko yung burol at libing. Parang siya pa yung wala ng kakambal eh. Kasama lang sa duty ko yun. Paano si Cargo? Tingin mo ba hindi magiging problema yung probinsyano na yun? Hindi. Dahil kaibigan ang turing niya sa akin. At sigurado ako hindi niya malalaman ang totoo. Dahil ang katotohanan, nalibing na. Kasama ni Ador. Tama. For that, cheers! Joaquin. Hi, Ma. Nakainom ka na naman. I was celebrating with my friends. For getting Dad's trust again. And for Ador, may rest in peace. I'm sorry, Joaquin. I don't agree na dapat mong i-celebrate ang pagkamatay ni Ador. Ma, please. I just want to be happy. Can't I just be happy? Dahil wala namang gugulo sa pamilya. Okay. Okay. Just get some rest na. Okay? Okay. Let's go. Yeah. Here we go. Oops. Hindi nata kaya eh. Kaya. Kaya. No? Yeah? What are you doing? Alam kong hindi mo kaya. Ayoko. I'll just snap. Tapos na nga ba talaga ang problema? Hanggat di ako nakakasiguro, I will not stop worrying. La, si Glenn po. Kababata ako sa Sambales. Glenn? Ang Lola Flora ko. Lola Flora? Nakikiramay ko pala ako. Salamat. La, si Onyo ko. Nyok, ang Lola Flora ko. Magiging Lola mo na rin siya. Ayos! Magkakaroon na ako ng Lola! Ikaw pala si Onyo. Sabi sa akin, dito ka na daw titira. Okay lang po ba sa inyo? Aba, oo. Okay na okay. Magiging dalawa na ang apo ko sa tuhod. Glenn? Ha? Bakit ho?
Kwentuhan mo ako tungkol sa naging buhay ni Cardo. Hindi ho ba kayo kunakwentuhan ni Cardo, Lola? La, eh bakit kailangan niyo pa ho itanong kay Glenn? Ako na po mismo magkukwento sa inyo. Ipapakita ko pa ho sa inyo. Paano? Isasama ko ho kayo sa Butolan. Talaga? Ha? Dalawa po ulit tayo titira sa may Butolan, Kuya Cardo? Tapos na po yung mission niya dito? Babalik tayo ng Butolan. Kasi pagpapaalam na ako ng formal sa Tatay Harabas mo at Nanay Helena mo na dito ko natitira sa amin. Ay, sama na ako, Chief. Baka kailangan mo na alalay eh. At saka ano pala, Lola Cap. Baka pwede na po akong bumalik dito. Natanggal po siya ako sa car wash eh. Okay. Kaya naman pala. Oo naman, pwede ka na dito. Salamat po, Lola Cap. Ayos. Lola Flora, kukunin ko lang po yung mga gamit namin ng anak ko. Pati na rin po yung mga gamit ni Adore. Glenn, pasensya ka na kung pinagbintangan kita. Hindi ko naman alam eh. Pasensya ka na rin, Carmen, kung wala akong nasabi sa'yo nun. Hindi ko rin naman talaga alam kung anong totoong misyon ni Cardo eh. Tulad nga ng sabi ko, nandito lang ako para kunin yung mga gamit namin ni Adore. Lola, Flora, baba ko lang ho yung ibang gamit. Carmen, talaga bang hindi na kita mapipigilan? Wala na hong dahilan para tumira kami dito. Masyado na mapapait yung mga alaala ko sa bahay na to. Marami ka din namang magagandang alaala dito, hindi ba? Kung meron man hong natirang magagandang alaala na tabunan ako lahat. Gusto ko lang hong bigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. At magagawa ko lang yon pag kinalimutan namin lahat to. Ilagay mo sana sa dining table, ha? Hello? Ma'am, Diego po to. Bakit ka napatawag dito? Okay, mag-alala, ma'am. Sinabi ko naman, tatawagan ko asawa ko eh. Wala dito si Tomas. Eh, mas mabuti na rin tayo na mag-uusap. Tungkol saan? Alam niya naman po na gagawin ko lahat para sa pamilya, no, di ba? Alam ko yon, kaya nga sana. Panindigan mo yung statement mo. Hindi mo pwede idamay ang anak ko. Oo naman, ma'am. Kaya alam, may hiling lang sana ako. Para sa anak ko. Sa pamilya ko. Ano yun? Gusto ko lang po makasigurado na magiging maginhawa ang buhay nila. Magkano gusto mo? Bukod naman po sa pera, ma'am. Eh, gusto ko lang makasigurado na hindi niyo ako papabayaan dito. Na makakalaya. Buhay dito, ma'am. Nakakulong ako. Malay mo, pigain nila ako. Eh, di ba, hindi naman akong pumatay kay Ador. Baka masabi ko ang totoo sa kanila. Diego, kahit na anong mangyari, wala kang sasabihin sa kanila. Bibigay ko lahat ng gusto mo. Thank you po, ma'am. Lolit! Ay!
Ricardo. Lali! Uy! Lola ko, si Lola Flora. Ay, kamusta po? Lah, si Brenda po. Magandang araw po. Kuya Ricardo! Tuloy kayo! Ano? Tuloy kayo po! Mana po! Lola. Ano? Saan po, Tiglin? Hindi ka namin kasama ni Kuya Ricardo sa may butulan. Gusto sana sumama ni Ate Glenn. Kaya lang, may duty pa ako dito eh. Kamusta mo lang kay Kuya Kokoy mo? Sige po! Ayos? Opo! Mm. Ay, Onyo, pakibigay ito kay Harabas at kay Lena, ha? Pagkagaling ko po doon, narito na po ako kaya Kuya Ricardo. Tsaka, wala rin pong kasama si Tiding sa pagpasada. Pakisabi po sa kanya, mag-ingat po siyang magmaneho. Ay, bakit? Kasero pa rin, ano? Ay, naku na yung loli. Huwag niyo naman kung sumitan si Tay Landing. Landing lang yon, di ba, no? Ate Brenda, alagay niyo pong mabuti si Maria. Oo naman, nasusunod po. Ate Glenn, oh. Mag-ingat po kayo sa trabaho, ha? Pati kayo muna po mag-alaga kay Chik-Chik. Ay, huwag si Chik-Chik. Babalikan ko niyo lang po. Bahala dito. Nyo, pamayon pa tayo ng bus. Halika na po! Halika na! Lali, tuloy na ako kami. Ay, oh, sige. Ingat kayo. Okay, problema. Text mo lang ako, ha? Mm, sige. Iba. Oh, ingat sige, kayo. Ito. Ano? Ingat. Para makilala ko rin ang mga taong naging mabuti sa'yo. Lola, papasal kita sa amin. Pati papakilala kita kay Tatay Rabas, kay Nanay Len, ha? Ay Kuya Kokoy. Sige, gusto ko silang makilala. Kuya Kaido, doon lang po tayo tumira sa butulan. Magagandaan po si Lola doon. Ay, aso nga lang po si Ate Glenn, ha? Sa may huwag kayo maniwala dito. Nagdolo ko lang to, talagang makulit na bata to eh. Okay, mas mabuti pa siguro matulog ka na. Mahaba pa biyahe natin. Inak po Kuya Ricardo. Baka po masayang oras eh. Tsaka ngayon ko lang po kayo nakasama. Amimiss ko na po kayo. Ay naku, Ricardo. Ang lambing-lambing ng batang yan sa'yo, ano? Nakula, hindi lambing yan. Kulit. Lambing po! Kayo lang naman po ang hindi marunong maglambing eh! O, sige nga! Lambingin mo nga ang Kuya Ricardo mo. Kiss mo! Kayo naman po, Lola Flora! Kiss nyo po si Kuya Ricardo! Kiss ko si Kuya Ricardo? Sige nga! Magsanay ka na. Magsanay ka na sa lambing namin ni Onyok sa'yo. Upo nga po, Kuya Ricardo! Tatlong kilong yan po, ha? Nay, tatlong kilo lang? Marami tayo magsalo mamaya para kay Kuya Ricardo. Oo nga naman, Lena. Ano ka ba? Ito, kunin mo na lahat to. Naku, wala ako ibabayad dyan, Selly. Naku, anong bayad-bayad? Basta para kay Ricardo, libre. Yun o, salamat ha! Dami. Lena, tingnan mo to. Ang daming gin na binigay para kay Ricardo. Naku, Nay. Eh, kay Ricardo pa lang bus na yan. Aling Lena, ito po. Aling Lena, ito pa po. Dagdag pa po. Para po kay Ricardo. Ano yan? Para po kay Ricardo. Ito pa po. Paano natin uwi? Kung gusto niyo po, tutulungan po namin kayo daling po doon. Oh, sige, sunod na lang mo kayo sa akin. Ayun. Da, ito ba bahay ko. Ito ako natira. Ay, talaga. Chip, very relaxing. Ano, mag-isa ka lang dyan? Ay, hindi o.
Madalas kasama ko to si Onyok. Eh, makulito ko kasi yan eh. Kasama din po ni Kuya Cardi yung mga alaga niya manok. Pati yung baboy, si Bekbek. Talaga? Opo. Mataba na ba si Bekbek? Siguro po, mataba na si Bekbek ngayon. Kasi inaalagaan nila Tatay Rabas. Eh, yun naman pala. Diletsyonin na natin si Bekbek. Naku, hindi po pwede. Bakit? Gutom na ako eh. Ay, naku. Kukuha ko niyo po kayo ng kamote mamaya. La, tara, pasok muna tayo. Sige. Kuya Benny! Oo. Teka lang po. Ano? Patukain muna po natin mang manok. Ay, tapos nilitsyonin na natin? Hindi pa po pwede. Mamaya bigyan ko lang po kayo ng mais. Wala naman, di pwede. Karoon na po, Kuya Benny. Patukain na sige natin. Sige na, pabihira ka. Sarang po, bilis, sara. Wala naman po ito. Tinola yan, o kaya ano? Fried chicken. Fritada. Di din pwede. Baka mamatay lang yan eh. Buti, kainin na lang natin. Di din mamamatay. Halika na. Halika na. Nak, gusto mo bang mamasyal muna tayo sa mall? Eh, dalawa lang po. Eh, kung gusto mo, isama natin si Kuya Ryan mo tsaka si Lolo and Lola. Eh, si Lola Flora po. Nak, dapat masanay ka na hindi mo makakasama si Lola Flora. Hindi din po akong masasanay na wala po akong tatay. Tara na po, Nay. Uwi na po tayo. Ika na. Ganyan po, Benny. Paano ba? Onyok! Onyok! Kaya kukoy! Basta! Kamusta ka na? Kamusta? Kamusta ka na amin, ha? Ayos naman po, Kuya Kukoy. Pati ang rami ko pong kay kwento sa'yo. Sumama po ako sa misyon ni Kuya Cardo. Ayos, ha? Oh, Lena, Rabas, Kukoy. Kuya Cardo. Naliligbago ako sa itsura. Eh, bakit? Ano ba itsura mo dati, Chief? Eh, kailangan sa misyon. Kaya nagpalit ako ng anyo. Ay, ako po pala si Benny, ang partner ni Chip. Team partner si Chip! Ako ang partner ni Chip! Uy, di assistant ni Chip. Okay na yon. Opo! Ah, La. Si Aling Lena o si Arabo at si Kukoy. Sila yung mga tumatay magulang dito ni Onyok kapag wala ako. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Kinagagal ko kayong makilala. Ano yan? Hoy! Saan kayo? May dala kami sa'yo. O sige, lagay nyo lang doon. Pagsalusaluan natin mamaya. Salamat ah. Ayusin natin mo. Dahil siya. Hello, ma. Kasama ka namin dito sa Butolan. Kamusta ko kayo? Lola ko! Kamusta kayo? Kamusta ko! Kaya ka pala dito. Nakakatabang puso naman. Talagang mahal na mahal ka nila, apo. Junior, niluto ko ang kanyang paboritong kare-kare. Sarap naman yan. Di ba, Junior, paborito mo yan? Ah, siguro ang gusto niya ngayon, fried chicken. Ayan o, yung drumstick. Di ba gusto mo yan? Sarap yan. Busog pa po ako. Nay, pwede po ba tayo pumunta ka lahat dito, Cardo? Kahit sandali lang po, Nay. Hindi na, huwag na matigas sa ulo. Kumain ka na. Ayoko po. Sinabi nang kumain ka na eh. Mm. Carmen. Takto. Kanin, saka ulam na lang. Kamusta na pala si Glenn? Yung buong pamilya niya, si Manding, si Brenda at si Lolit. Ayos naman o. Si Manding, buo biyahe ng jeep doon.
Ah, talaga? Sigla naman, oh. Busy-busy dun sa presinto niya. Maraming inaasikaso. Uy, kamusta mo kami sa kanila, ha? Oo naman, oh. Alis na ho ako, ah. Oh, sige. Oh, ingat ka. Si tatay, ho. Eh, ayun, pinoproblema yung chip niya, eh. Kasi yung hose may butas yung sa radiator. Ah, ganun, oh, ba? Hindi, ipagawa niya, eh. Ha? Wag na kasi. Sige, nanay. Sige, mapilit ka, eh. Anak, salamat, ha? Lagi kang nandyan para sa amin ang tatay mo. Eh, mas salamat ho, nanay, kasi lagi kayong nandyan ni tatay para sa akin, sa amin ni ate, tsaka ni Baby Marie. Pero anak, ha, huwag kang mawawala. Mawawala? Yung katulad nung ano, yung kapatid ni Cardo. Basta anak, lagi ka mag-iingat. Kilalanin mo yung kakalabanin mo. Ay, pwede ba naman yun? Sa totoo lang, kami ng tatay mo, mas gugustuhin namin magkapamilya ka, lumagay ka sa tahimik, mag-alaga ng mga bata. Ha? Nay, okay na po ako. Masaya po ako na inaalagaan niyo ako at inaalagaan ko kayo. Pero siyempre, bilang ako si PO3 Glenn Corpus, sana alam niyo po na kailangan ko din alagaan yung iba. Laban sa kasamaan. Eh, basta mag-iingat ka, ha? Ako pa, pak kaya ko. Pak? Pakaganda, kaya mag-iingat sila sa akin. Pak ka din, Nay. Anong pak? Pakachechi. Love you. Ingat! Kado, punang bahala kay Onyok, ha? Alam mo naman, parang tunay na naming anak yan. Mahal na mahal namin yung batang yan. Huwag mo kayo mag-alala. Hindi ko pababayaan yan. Eh, alam niyo naman na parang magkadikit-tabi ito ka namin yan, eh. Dahil pabilang mag-amang turing nga namin sa nagsat sa... Talagang mamimiss namin kayo ni Onyok dito. Tarabas, may higit sana akong pabor sa'yo. Ano yun? Eh, kumari sana, ikaw na muna magbantayin sa bahay ko. Oo ba? Eh, lagi ko naman sinisilip itong bahay mo, eh. Siyempre, chincheck ko yung mga manukbo dyan, sa bekbek ko. Pero okay, mag-alala. Lagi rin naman kami bibisita dito, eh. Lalo kapag tapos na yung mission ko sa Maynila. Dadala ulit kami dito ni Onyok. Sinabi mo yan, ah. Oo naman, oh. Pag-isan tayo nung kwarto na yun, ah. Nakalain niyo, napaniwala niya tayo na siya si Ador. Ano ka? Ako ang nakaloko sa kanya. Paniwala ako siya na ako ang pumatay sa kapatid niya. Niwala na tayo nila, boss. Kung alam ko lang ganito, patay na sa akin tumulag. Kusa, parang hindi mo alam na walang kulit tumulag kay boss. Mabubulok na tayo dito, Kosa. Kayo lang. Kayo lang mabubulok dito. Ako, makakalaya ako. Napakayabang mo talaga, eh. Sa palagay mo, may pakailan pa sila sa atin? Basura natin nila sa atin. Hindi naman tayo pwede kumanta dahil hawak nila yung pamilya natin. Dorens, ibahin mo ako. Ganyan ho talaga yan. Mana po siya kay Kuya Cardo niya. Masarap talaga kumain pag nakikabay. Kaya, pag nakikabay kami dito, lahat ganado. Ganado sa loon niyo. Nagulat po kaming lahat na may lola pala si Cardo. Hindi naman po kasi nagkukwento yan tungkol sa nakaraan niya. Ang mahalaga, magkasama na kami ngayon. Kinalulungkot po namin ang nangyari sa kakambal ni Cardo. Nakikiramay po kaming lahat dito. Salamat. Sayang po, no? Hindi namin nakilala si Ador. Si Ador at si Cardo, eh, parehong-prehong ugali. Masayahin, magkwento, matakaw. Kaya lang, siguro dahil sa mga pangyayari sa buhay ni Cardo, nagkaroon ng konting pagbabago. Para sa bagong buhay ni Cardo! Apo! Para sa bagong buhay ko rin! Oh! Ayoko! Mabuhay tayo!
na ulit!